Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning, everyone. Welcome to Knowledge on the Go Live. Ito na naman ang inyong Kuya Kim. Makakasama nyo na naman na ngayong umaga para matuto tayo ng napakaraming mga bagay na talaga namang nakakatuwa. Because these are things that we studied, last mga parents lalong-lalo na, these are things that we studied 30, 40 years ago. And then now, we realize that we've forgotten a lot of them. Even Kuya Kim is learning through this show. Ang dami natin mga pag-uusapan ngayon. Bagong araw, bagong kalaman. I'm your host, Kuya Kim. Kumusta? Sino ang mga nandito sa ating Kumu at Facebook stream? So basahin muna natin ang mga kasama natin sa Kumu. Right now sa Kumu, meron tayong 245 live viewers and meron tayong 300 gems already. I'd like to say hello to my Boki 18, Yang Chon, at si Mapi, Suki natin, Nefe Monteras, Charmia, at si Alvinook, and si Mr. Ferdy. Magandang umaga sa inyo lahat. Thank you very much for all the gifts, lahat ng mga regalong bibigay niyo sa ating Kumu ay pupunta sa mga knowledge kits para sa mga kabataang nahihirapan talaga mag-aral dahil napakahirap ng buhay ngayon. Like any other show, we always start with trivia. Dito sa likuran ko, ito ang trivia box. Ito ang trivia cabinet ni Kuya Kim. Trivia cabinet full of curiosities, ika nga. And ang nilabas ko ngayon ay kakaibang mga bagay. Ang tawag dito ay shark's teeth or megalodon teeth. Iba-ibang klase yan. I have about 4 or 5 of these, no? These megalodon teeth ay galing sa mga prehistoric shark. Ang megalodon ay galing sa mga Greek words ng ibig sabihin ay mega o lodus. Megalodus meaning big tooth. Alam niyo ba gano'ng kalaki ang megalodon? Megalodons are at least 60 feet long. That's about 3 times the size of the ordinary shark, no? 60 feet long kasi laki ng bus. At ang mga megalodons had the biggest mouth and the strongest bite compared to all other animals in the history of mankind. So ibang klase, talagang 10 feet wide ang kanilang bibig. Imagine, kasi ang isang tao. And these megalodon teeth were found in Bicol. I have a friend who was able to spot these for me on top of a mountain. Which means millions of years ago, the whole Bicol region was underwater. And it was inhabited by megalodon, the giant shark. Of course, it's extinct already. You know, nabuhay ito millions of years ago nga. Yan, so I collect the teeth. An ordinary shark's tooth is about 1/10 the size of this. Hindi ganang kalaki. Pero ito talaga, makikita mo, halos mga 6-7 inches. More of the megalodon teeth on Kuya Kim Atienza vlog this coming Saturday. I'm premiering again this Saturday, vlog number 27. I'll be talking about other things, but I'll be talking about the megalodon and these giant teeth. Yan. Kuya Kim Atienza vlog on YouTube. Please like, share, and subscribe. Huwag natin kakalimutan. Okay? So, batiin pa natin ang mga kasama natin sa Kumu. Ang kasama natin ay nasa 325 ngayon. And thank you very much for the 450 gems that you've given us. Maraming salamat. Thank you very much. Okay, dahil mukhang go na kayo, magsimula na tayo. Let's play Knowledge on the Go! Ang mga lessons natin ngayong araw na ito ay mula sa lessons sa grades 3, 4, and 5. Ready na ba kayo dito? Kung ready na kayo, let's start. Knowledge on the Go. Okay. Question number 1, mula sa grade 3, Filipino. Ang tanong, ano ang aspekto o aspeto ng pandiwa sa pangungusap na ito? Si Shaina ay nagluluto ng adobo mamaya. A. Pangnagdaan. B. Pangkasalukuyan. C. Panghinaharap. D. Pangkalawakan. 20 seconds starts now. Bang. 20 seconds starts now. Emma Walkers, Berna, Jane, Beshimi, Faustino, Paslam, Pina, Fritz, Raisa, Catherine, Aulida. Dun sa mga user pa lamang at may number pa lamang, pwede kayong maglagay ng pangalan para madali kayo ma-identify sa Kumu, okay? 4, 3, 2, 1. Time's up! Sino kaya nakakuha ng tamang sagot? Ang tamang sagot ay letter C. Panghinaharap. May tatlong aspeto ng pandiwa. Una, ang pangnagdaan o past tense. O pandiwa na naganap na. Pangalawa, ang pangkasalukuyan o pandiwa na nagaganap. At pangatlo, panghinaharap o pandiwa na mangyayari pa lang. Sa pangungusap, ang pandiwa na magluluto ay nasa aspetong panghinaharap o future dahil anong kilos ay gagawin pa lang ni Shaina mamaya. Kayo, anong lulutuin niyo mamaya? Anong ulam niyo? Naku, pag-usapan natin kung anong ulam natin. Mamaya sa Kim Chen segment sa TV Patrol, nandoon kami ni Ate Gretchen. Panoorin niyo kami.
We shall read your comments as well. Kung sino mga audience natin dito sa Kumu at dito sa Facebook, pwede rin kayong maging audience dun sa Kim Chen sa TV Patrol mamaya, and we shall read your comments on air. News is now interactive eh. I'm with your Ate Gretchen Fulido sa Kim Chen segment natin. Okay, let's now move on to the next question. Question number 2, mula naman sa grade 4, English. Ang tanong, which word in this sentence is the adverb? Ash happily gets his package from the delivery guy. A, happily. B, gets. C, package. D, delivery. 20 seconds starts now. Seenzone natin. 414 already. 414 live viewers. And 700 gems. Thank you very much. Maraming salamat. Ginalane, newbie here. Mappy, AAA. Isabel Gamara, B ang sagot niya. Rogi, A. Beatrice, A. Sige lang. Okay, we have one more second. Time's up. Ang tamang sagot ay letter A. In this sentence, the word happily describes the action word gets. There are different types of adverbs. Some of them are A, manner. 2, place. 3, time. Happily is an adverb of manner dahil nilalarawan nito kung paano ginawa ni Ash ang kilos. Speaking of packages, excited ba kayo kapag nakakatanggap kayo ng delivery? Kami din. Kaya don't forget to send us some virtual gifts. Yung mga virtual gifts na pinapadala ninyo will not go to Knowledge Channel. It doesn't go to Kuya Kim. It goes to knowledge kits that we give to poor children. So for charity nito. Namihan nyo na. Todo-todo nyo na. Okay, let's now move on to the next question. Question number 3. Araling panlipunan or social studies. Okay? Ang tanong, ito'y tumutukoy sa uri o paraan ng pamumuhay ng grupo ng tao sa isang lugar. K, blank, L, T, blank, blank, blank. 20 seconds starts now. K, blank, L, T, blank, blank, blank. Uy, ang daming tama ang sagot. Halos lahat ang mga sagot ninyo. Spider-Man, Clifford, Zinalane, Beshmi, Mitch Real, Jenny Localo, Carlos, Razel 22, Josh. Ay, nako, puro tama ang sagot. I think all of you got the answer to this question. Okay? Ang tamang sagot ay kultura. Kultura. Ang kultura ay napakahalaga para mabuo ang pagkakakilala ng isang pangkat ng tao, lahi o bansa. Tumutukoy ito sa gawi o paraan ng pamumuhay ng isang komunidad. Kadalasan kasama dito ang wika, tradisyon at kaugalian ng isang pamayanan. Kultura or culture. Okay? Halos lahat kayo, tama ang sagot nyo. Wala akong nakitang wrong na sagot, ha? Ang target natin for today ay makaabot ng 1,000 live viewers. But right now, we have about 492. So we're halfway to the 1,000 target. Kailangan 1,000 live viewers, ha? And of course, wala tayong target na gems. Mas maraming gems o regalong papadala, mas maganda. Okay? Just keep on sending those gifts. Keep on sending those gifts para sa charity yan. Pag mapagbigay tayo, tayo'y lalong bibiyayaan. Sabi nga na. Okay, let's now move on to question number 3, math. Math. Which of these statements is false? 0 is an even number. B, the sum of 2 odd numbers is an even number. C, an even number is always a multiple of D, of 2. D, all prime numbers are odd. 20 seconds starts now! Yes. 20 seconds starts now. Mappy, tama ba ang sagot mo ngayon? Chani Perla. Una. Better Iris. 537 live viewers on Seenzone already. Malapit tayo mag 1,000. 3, 2, 1. Time's up. Time's up. Ang tamang sagot ay... Tamang sagot ay... Teka muna. Nasa next question tayo. Ano muna ang tamang sagot natin? Ang tamang sagot ay letter D. Ang prime numbers ay mga numero na may dalawang factors lang. Ito'y 1 and itself. Ang odd numbers naman ay mga numbers na hindi na-divide into 2 equal groups. Ito'y mga numbers na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7, or 9. Ang letter D ay false. Bakit? Dahil not all prime numbers are odd. Halimbawa, ang number 2 ay isang prime number dahil ang factors nito ay 1 at 2 lang. Ito rin ay considered na smallest even prime number na pwede itong i-divide into 2 equal parts. Sino nakakuha ng tamang sagot?
Sino nakakuha ng tamang sagot? Letter D, letter D. We thank you for all the halo-halos that you sent by user 787641. Bebe, thank you very much. Spider-Man, thank you. Tina Pasqua, Mapi, Ayla, Judy Ann, Gano, Zajia. And we'd like to greet also all our Facebook viewers. Thank you very much. We're going live now on Knowledge Channel Facebook and Kuya Kim Atienza page. Kuya Kim Atienza page, we're going live as well simultaneously. Right now, we have almost 600 live viewers, 400 to go. Ang target natin, bago pumasok si Robbie, dapat meron na tayong 1,000 viewers. Okay? Let's now move on to the next question from the question from the subject of science. Question. Which of these is not an insulator? A, steel. B, plastic. C, rubber. D, wood. Not an insulator. 20 seconds starts now. Okay, 619 live viewers and 2,250 gems already. Thank you very much for all the gifts that you give us. Keep on giving, keep on giving, keep on giving. These are for poor children para makabili sila ng mga knowledge kits na napakahirap ng buhay ngayon at walang trabaho ang marami sa mga tatay at nanay nila. 1 second to go. Time's up. Time's up. Okay, correct answer is... Correct answer is... Medyo naglalag yung scriptwriter natin. Now, wait a minute. Babati muna tayo habang wala pang lumalabas. Oh, ang tamang sagot, sasabihin ko na lang. The correct answer is A, steel. Which of these is not an insulator? An insulator is something that does not conduct electricity. Plastic does not conduct electricity. Rubber does not conduct electricity. Wood often does not conduct electricity. Pero when it's wet, it will, ha? Pero steel is not an insulator. It is a conductor. Okay? So tamang sagot ay letter A. Ang March ay National Fire Prevention Month din. This is a reminder to take extra care sa mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog tulad ng ating gadgets at appliances. Kaya naman, know your conductors and insulators. Sino nakakuha ng tamang sagot? Oh, karamihan, nakakuha ng tamang sagot, ano? Zina Lane, yes, I'm correct. Michael Capriccio, A. Spider-Man, o nga pala. Many, many others. Denise De La Cruz sent a Carlito Club. Thank you. Keep on sending those Carlito Club. Thank you very much. Emma Walkers sent a halo-halo. Maraming salamat. Almost 700 viewers already on Seenzone. We have 684 live viewers on Seenzone. Our target is to have 1,000 live viewers, so tell your friends to be on Seenzone, to be on Knowledge Channel now. Knowledge on the go. Right after Kuya Kim, papasok si Kuya Robbie Domingo para sa Math Dali. Let's now move on to the next question. Mula naman sa grade 5, Filipino. Tanong, kumpletuhin ang kasabihan. Ang maglakad ng blank, kung matinik ay malalim. A, biglaan. B, dahan-dahan. C, mabagal. D, matulin. 20 seconds starts now. Ang maglakad ng blank, kung matinik ay malalim. Normally, ang mga kasabihan natin, rhyming yan. Ayan, that's a clue, okay? Letter D, ang sagot ng marami. Si Faustino, si Nori Gonzalez Francis, si Drama Karaig, Michelle Capriccio, puro D ang kanilang sagot. Ma, may ibang sagot, letter D. May isang na sumagot ang letter D. Right now, we have 726. Time's up! Ang tamang sagot ay letter D. Ang maglakad ng matulin kung matinik ay malalim. Ang ibig sabihin niyang sa wika. Ng salawi kain na yan ay maaaring mapahamak ang isang tao na padalos-dalos o biglaan kumag-desisyon. Kung masyado tayong emotional and we decide on the fly, naku, it's good to take risks. But if we are too fast in making decisions without really thinking about it, then we often find ourselves in trouble. Yun ang ibig sabihin ng salawi kain na yan. Okay? We now move on to the next question, question number 7. Grade 5, English. Jane read a book about a young girl who fell in a rabbit hole. This was written by Lewis Carroll. What book did Jane read? One of my favorite cartoons and one of my favorite books ever. A. Alice and the Goblet of Fire. B. Alice and the Seven Dwarfs. Katawan. Alice and the Seven Dwarfs, though. C. Alice in Wonderland. D. Alice, the Witch and the Wardrobe. 20 seconds starts now. Kumusta niyo ako kay Alice and the Seven Dwarfs? Okay. Karamihan na sagot ay letter C. Sino kaya ba may sagot na letter D? Yes, magandang letter D. We have 783 now.
live viewers on Seenzone and 3,060 gems. One, time's up. Okay, the correct answer is letter... Basta Alice in Wonderland. Alice in Wonderland is letter C. Letter C. Alice in Wonderland is a book written by Lewis Carroll in 1865. Ang original title nito ay Alice's Adventures Underground. Kadalasan kapag nagbabasa tayo ng libro, inaalam natin kung ano ang plot ng kwento. Ang plot ang nagdedetalye kung saan ang kwento. Sino dito nakabasa ng Alice in Wonderland? Taas ang kamay. Nagandahan ba kayo dun sa Alice in Wonderland? Di ba naalala nyo si Mad Hatter, si Jiminy Cricket, di ba? These are all. It's a Disney cartoon kasi it was very famous when I was a young boy in the 70s. Alice in Wonderland. Okay, let's now move on to the next question. Mula sa grade 4, Araling Panlipunan. Tama o mali? Ang edukasyon, pamahalaan, relihiyon at sining ay halimbawa ng material na kultura. Material na kultura, material. 20 seconds starts now. 20 seconds starts now. We have 817 live viewers on Seenzone here in Kumu. Maraming salamat. Thank you very much for all the gifts that you're giving us. This will go to poor students. Keep on giving. This will not go to Kuya Kim. This is all for charity. 4, 3, 2, 1. Time's up. Ang tamang sagot ay mali. Ang kultura ay nahahati sa material at di material. Ang material na kultura ay mga bagay na nahahawakan at nakikita. Halimbawa nito ang tahanan, kasuotan, palamuti, alahas, pagkain, mga kagamitan ng isang pangkat. Sa di material na kultura naman, nabibilang ang edukasyon, kaugalian, pamahalaan, paniniwala, relihiyon, sining, agham, at wika. Yon. Sino rito nakakuha ng tamang sagot? Maraming salamat. Thank you very much sa mga gems na binibigay nyo. 3,305. And we have 843 live viewers now on Seenzone. Okay. Next question. Mula naman sa grade 3 math. Which of these fractions is greater than 1? A, 10 over 10. B, 11 over 12. C, 15 over 11. And D, 1. 20 seconds starts now. Nanonood si FQ Mom. FQ Mom, hi, how are you? Let's watch her show, ha? Her show is on Seenzone as well. FQ Mom should be giving financial advice to mothers. I know her very well. And she's a very good financial expert. She was a guest in sa show namin, Tichang Ami palagi, sa Sakto. The BGM is still on air. Okay, ang tamang sagot ay letter C. Let's solve. Isa-isahin natin. If the numerator is equal to the denominator, the fraction is equal to 1. If the numerator is less than the denominator, the fraction is less than 1. If the numerator is greater than the denominator, the fraction is greater than 1. Kaya naman ang 15 over 11 ang tanging fraction sa grupo that's greater than 1. Oh, sino nakakuha ng tamang sagot? Sino nakakuha? Ayun, si Jen yet. Nakuha nga niya. Sabi ni Isabel Magara, ay, oo nga. Thank you for the halo-halo, Emma Wackers. Mapi, ang linaw ng pagkaka-explain. Maraming salamat. Knowledge Channel has been at this advocacy for so many decades already. So the staff behind Knowledge Channel are very knowledgeable. We have teachers, we have educators, we have advocates of knowledge. Okay, we now have almost 900 live viewers dito sa ating Knowledge on the Go sa Seenzone natin. We now move on to the next question. Wala sa favorite subject ni Kuya Kim, ang science. Which is not a good conductor of heat? Hawak ko na itong pating. Ngipin ng pating. Which is not a good conductor of heat? A, seawater. B, steel. C, glass. D, copper. 20 seconds starts now. We have 918 live viewers already. We're almost, malapit na tayo sa target natin ng 1,000. Exacto to. 1,000 na to in a few minutes. Okay, we have 10 more seconds to go before the timer is up. And ang tanong natin ay... One, time's up. Correct answer is letter C.
seawater, steel, and copper are good conductors dahil malaya nakakadaan sa mga material na ito ang heat at electricity. Ang glass, oil, rubber, at wood naman ay halimbawa ng bad or poor conductors. Tinatawag din natin silang insulators. So, insulator ang kabaligtaran ng conductor. Sa conductor, dumadaan ang kuryente. Ang insulator naman, hindi dumadaan ang kuryente. Kadalasan plastic o rubber ang ginagamit natin sa ating mga tahanan. Okay, we have 948 live viewers already. We now move on to the second to the last question. Dahil ang March ay Women's Month, tungkol dito ang last two questions natin. Ang tanong, isa siya sa mga nanguna para ipaglaban ang karapatan ng mga kababaihan. Sinulong din niya ang karapatan ng mga Pilipina na makaboto. Clue, inalala natin ang kanyang 142nd birthday last week. A. Rosa Sevilla de Alvaro. B. Gabriela Silang. C. Teodora Agumcillo. D. Teresa Magbanua. 20 seconds starts now. 20 seconds starts now. 965, 966, we have 30 plus more. 967, and then we shall achieve our purpose of reaching 1,000 live viewers. And thank you very much for all the support for the 4,000 plus gems that you've been giving us. Time's up. Ang tamang sagot ay letter A. Si Rosa Sevilla de Alvaro ay isang guro, manunulat at kilalang tagapagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan. Sa edad ng 21, tinayo niya ang Instituto de Mujeres o Women's Institute of Manila. Isa ito sa pinakaunang paaralan para sa mga babae. Salamat sa pakikipaglaban nila, maraming henerasyon ng mga kababaihan ang nabigyan ng boses at malaya ng nakakaboto simula noong 1937. Ang galing! Mula noon, malaki na talaga ang ambag ng kababaihan sa pakikipaglaban para sa ating mga karapatan. Papalapit na ulit ang eleksyon. Nakarehistro na ba kayo? Vote wisely, okay? Okay, let's now move on. We have 992 live viewers. Before we move on to the next question, pabuti na muna natin ang 1,000. Pag 1,000 na ang ating mga live viewers, then we shall move on to the last question or question number 12. Two more to go. 998, 1,000! Yes, we have 1,000 live viewers now on Kumu. Thank you very much. At umabot tayo sa target natin. Next question. Sinong Filipina ang may akda ng Dead Stars? Ang pinakaunang Filipino short story na naisulat sa Ingles. Dead Stars. A. Teodora Agumcillo. B. Paz Marquez Benitez. C. Josefa Llanes Escoda. D. Priscilla Lim. 20 seconds starts now. Sino Filipina ang may akda ng Dead Stars? Ang pinakaunang Filipino short story na naisulat sa Ingles. Even I am learning this again. It's interesting to know these facts. No? Okay, we have 10 more seconds to go. 1,027 live viewers dito sa Seenzone natin sa Kumu. 3, 2, 1. Time's up. Correct answer is letter B. Si Paz Marquez Benitez ay isang manunulat at guro. Naging estudyante niya ang ilan sa mga kilalang manunulat sa bansa, kasama rin ang national artist na si Francisco Arcellana. Isa rin siya sa mga nagsulong na makapag-aral ang mga kababaihan, kasama sina Clara Aragon, Concepcion Aragon, Francisca Tirona Benitez, Carolina Ocampo Palma, Mercedes Rivera, Socorro Marquez Samalier. Tinatag nila ang PWU or Philippine Women's University. Alam niyo, very historical yung university na yan. It's only a few blocks away from my house. I live in Malate and PWU is just across Taft Avenue. Alam niyo ba dyan nag-aral ang nanay ko sa Philippine Women's University? At sa PWU din nagsimula ang isang dance company na naging tanyag sa buong mundo na ikinasikat ng mga Filipino noong 1950s, 1960s. Itong Bayanihan Philippines Dance Company. My father and my mother were both members of Bayanihan Philippines Dance Company and they met while they were dancing in that company, you know. Kasama nila noon sina Alice Reyes, Eddie Alejar, si Lucrecia Urtula, kanilang direktor. And they met in Hawaii in one of the tours and they fell in love in Hawaii. That's why my dad is always wearing Hawaiian polo. Yan ang history ng Hawaiian polo niya. But my mom
is a graduate of Philippine Women's University, and she's a dancer also with Bayanihan Philippines Dance Company. Woo! Ang bilis ng oras. 1,097, 4,660. Guys, ang sarap ano. Again, I'd like to remind all of you, well, number one, watch FQ Mom on Kumu, dahil nanonood siya sa atin ngayon. How are you? At pangalawa, don't forget to like, share, and subscribe. Go to YouTube and type Kuya Kim Atienza and you'll see my vlog. I'm on the road to 200,000 subscribers already. I started about 4 months ago and I'm hoping to reach a million in about a year. So nasa 200,000 na tayo ngayon. Please subscribe, please subscribe, please subscribe, and you'll enjoy it. Puro kaalaman. Although I'm in a motorcycle, I'm on a bicycle all the time. In that vlog, it's not a moto vlog or a bicycle vlog alone. It's a knowledge vlog and I talk about a lot of things. And I shall be talking about the megalodon this coming Saturday. Ano ba itong megalodon na ito at bakit napakalaki ng ipin nito? Okay, thank you very much. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na Knowledge on the Go. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala, mag-aral na maigi upang buhay ay bumuti. At kung kayo aalis, nagpapasok na naman si Kuya Robbie Domingo para sa Math Dali. Thanks guys.